mula po dito sa akin, kinalalagyan ko saan nga nangyari ang malagim na aksidente kaninang madaling araw, ay makikita po ang lakas ng impact nito dahil nga po ito nagresulta sa pagkasawi ng tatlo katao at pagkasugad ng ilang iba pa. Makikita po natin dito yung ilang debris ng sasakyan na sinalpok ng tren. Ito po yung mga nagkapiratirasong bahagi ng sasakyan. Ito yung mga salamin niya, yung pinaka parang fiberglass. Pati yung mga pinaka-foam, talagang kung titingnan mo dito sa magandang naging anyo nitong pera-peraso ng sasakyan, talagang magiging malagim ang kahahantungan ng sinumang naging biktima. Samantala, makakausap po natin ngayon si Police Superintendent Arsenio Bantayan. Siya po ang happy ng police ng Candelaria, Quezon. Sir, magandang gabi po. Magandang gabi po, ma'am. So, sir, sinasabi po, nag-overtake po yung SUV, ano? Ibig ba sabihin, no, nung nag-overtake siya, hindi niya nakita mula doon sa kanyang pinanggalingan yung paparating na tren? O, yun po yung version ng crosskeeper na allegedly nag-overtake daw nga po itong Innova. Uh-huh. At hindi napuna yung mga nakahintong sasakyan. Uh-huh. So yung kanyang signal na huminto ay hindi po niya napuna, kaya nagdire-diretso yung Innova at yun po ang naging sanhi ng pagkakabangga ng tren. Ibig sabihin, kaya naghintuan yung mga sasakyan nasa unahan niya, lalo na yung dalawang bus dahil may paparating ang tren. Yun po ang version ng crosskeeper na nangangalaga dito sa area ng ito. So, ito kasi nakita ko wala mong barilas. Paano ba inaayos dyan para binibigyan ng signal yung mga motorista na may paparating na tren, tatawid ho dito sa kalsadang ito? Paano ba binibigyan sila? So, yun po. Ayon po doon sa kay Christian Husay, na kung saan siya ang nakatalagang crosskeeper dito. So pumupunta po siya dyan sa gitna kasi itinetext po siya nung adjacent railroad crosskeeper na paparating na yung tren. So kaya po siya gumigitna na diyan upang pahintuin yung mga dumarating na sasakyan. Sa palagay nyo kaya, sir, makakatulong kung lalagyan na huyan ng barrier, ganyan, parang pinakaharang sa halip na tao lang yung nagbabantay at nagbibigay ng signal doon sa mga motorista? So malaki pong maitutulong nun. Ngayon, makikita naman natin dito na luma na nga yung mga signages na katulad niya na railroad crossing. Mm-hmm. So hindi na po yan mapupuna. So alam po natin na matagal nang nahinto ang operation ng train, dapat ang inuna ay yung pagsasayos muna ng mga signages upang makita ng ating mga motorista. Ay, sinasabi, mabagal po yung takbo ng tren, ano? Ang ibig sabihin to, bakit po naging tatlo yung nasawi doon sa aksidente? So, sa lakas po ng impact, kasi nung dumating po kami dito sa area, ang unang binigyan namin ng pansin is yun ang mga biktima. So, wala na po doon sa final resting yung point of impact. Ang tren po is umatras na as per bystander. So, hindi po natin nakita. Ang binigyan po natin ng pansin ay yun nga mga biktima na madala sila doon sa mga ospital. Ito sa walang ilaw dito, ano? Ibig sabihin, talagang sa gabi, o madaling araw, medyo madilim pa, wala pang araw, talagang hindi agad mapapansin yung mga sign na yan, ano? Signages na yan. Opo. So, halimbawa, may kumakaway na ganyan, mga tao, baka akala, lasing lamang, ano po? Opo. So, mas maganda yata talaga lagyan mo ng barilis. Oh, mas maganda pong lagyan ng yung tinatawag nating boom na katulad sa Maynila, barrier, na kung saan ibinababa yun at ma-re-recognize agad ng mga motorista kung lalong-lalo na kung iyon ay reflectorized sa gabi. Okay, maraming salamat po. Maraming salamat po.